dito pong lugar na ito, eh, dumapaw ito sa bagyong Lando. Ay, yung tsura ho na ito noon, nung dumapa ito, hindi maganda yung pagkataba niya dahil salusalungat. May iba-ibang direksyon ng kung anong pagkataba niya. Tsaka yung ibang bunga sa iba buho niya, nalugas din dahil sa lakas ng hangin. Dahil sa bagyong Lando ho. At yung mga pananim naman dito na nauna na mga pagwan, ayun, nasira din ho ng bagyo. Kaya yan, mga iba ho dyan, nag-uulit na lang na magtanim. Paano nagde-develop tayo ng network na farmer to farmer, local government to local government, at hindi lang mag-rely dun sa national government na mag-deliver ng seed response. So natin ipakita na pwede yung ganitong system at dapat siguro bahagi ito ng pag-develop na isang malaking yung polisiya ng gobyerno na kasama yung seed response pag panahon ng krisis. Siyempre, hindi ko na ubibilin yan. Kaya may importante sa akin yung mga yan. Yung malaking bagay na rin ko yan. Siyempre, yung mga natanggap ko na yan, yung tulad ng puto, itatarim po yun. Yun naman po kasi yung gagamitin ko sa palay rin na ako. Meron kasi akong isang 50 ang sasakay. Gagamitin ko sa loob. Pati yung bini. Napakaganda ng tanggap sa atin dito ng mga taga-Gimba, lalo na nung mag-share ako ng sistema ng pag-organiko sa palayan, ang expected nga natin dati, mayroon bang tatanggap o wala. Kahit napakalayo, natutuwa rin ako na marating ito at ma-share ko ng buong puso sa mga kapwa ko magsasaka na sana patuloy nilang gawin ang pagsasaka sa pamagitan ng likas kaya o sustainable agriculture. Gusto namin i-promote ang ganitong pagkikipag-ugnayan para mas mapalawak pa ang mga pwedeng mag-ecological agriculture. Makita nila na through their experience of other farmers, na mas malawak na pala itong pinapractice sa ibang lugar. So gusto natin na malay mo makatulong ito sa pagpapalawak pa lalo ng mga nag-organic farming. Ano pong nakakapag-undergo na ng mga training kung saan sa ang lugar. So in-apply na po namin yun sa aming farm. Unti-unti. Hanggang sa 2002 po, yung farm namin ay naging demo farm na siya ng organic farming. Dahil na-cultivate nga po namin siya na sa diversified. Lahat po halos ng halaman na nakatanim doon, as in napapakinabangan namin at alternate siya namin nagagamit. So yung importansya ng ecological agriculture, kasi nasa sentro ng ecological farming yung diversity, na mas nakakabigay ng resilience dun sa farmers saka dun sa farming system. A lot of things have been done in terms of communications, in terms of transportations, and a lot more things should be done. But nobody touches about the basic needs of people, like food security. I want to hear a president talks about food security, the things that you are advocating at R1 and Greenpeace. So politically, kailangan talagang
makita ng mga leaders na natin, susunod na presidente, na ito yung path to go, ito yung way to go ng Pilipinas para na-secure yung food ng mga Pilipino. Para i-ensure niya yung future ng mga Filipinos, maayos yung pagkain ng